Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung dahilan bakit biglang sinibak o biglang nag-resign sa pwesto si Senate President Zubiri. Yung pagre-resign niya is napilitan na lang. Dahil kung hindi siya mag-resign, meron ng move sa Senado na meron ng 13 senators na isipakin siya. Kaya inunahan na lang niya na nag-resign. So ano ang dahilan? Bakit itong 13 senators gusto nilang patalsikin si Senate President Zubiri? Okay. Klinaro ni Senate President Zubiri. Ito, sa Star na headline, sabi niya, "I was replaced because I was not following instructions." May utos sa kanya na hindi niya sinusunod. Kaya yun, yung mga 13 senators na aliado nang nag-uutos, gusto siyang patalsikin. So, sino yung nag-utos na hindi sinusunod ni Senator Zubiri? Hindi naman niya pinangalanan, kailang sinabi lang niya na the powers ang may kapangyarihan. Hindi niya sinunod. Kasi ang policy ni Zubiri is ano, yung individual 24 senators may kanya-kanyang prinsipyo, pag-isip, desisyon at hindi niya pwedeng diktahan ang kanyang mga kasamahan. Yung powers, yung kapangyarihan may gustong ipagawa kay Zubiri. Hindi niya nagawa, hindi niya nasunod. Kaya yun, plano siyang ikudita, di inunahan niya, nag-resign. Okay, so mamaya na natin pag-usapan, ano ba yung utos na hindi niya sinunod? Parang nakikita ko, dalawa yan. Ito ah, basahin ko lang yung mga madamdamin na statement ng Senate dating Senate President. Kasi ang pumalit sa kanya, si Escudero. Sabi niya, "You know, that we are probably not against the powers that be." Hindi siya kontra sa, sabi na lang natin, yung nasa, sino bang powers? Di yung nasa palasyo. "We are not probably not against the powers that be, but because we were not following instruction, we are the casualty." Siya yung tinamaan. Okay. "We will continue in support of the independence of the Senate." Yun, ang tama. Kasi, three branches of government nga tayo eh. Yun ang demokrasya. Equal branches yan. Okay? Ang nasa palasyo, executive sila. Judiciary, ang Chief Justice ng Supreme Court. So, ang legislative, dalawa yan. Speaker of the House at Senate President. Dapat walang mag-dictate ng mga yan. Grabe itong ating gobyerno. Gusto nilang diktahan ang Senado. O yun, hindi sumunod si Zubiri. Kaya, ayun, casualty siya. Sabi niya, "It's sad that I did everything to protect the independence of the Senate. But that's how politics really is. We can't do anything." Grabe talaga ang politiko sa ating bansa, only in the Philippines. Ito na, "I have never dictated my position on any of you," sabi niya yung mga senador. Kasi bago siya nag-resign, nag-salita muna eh. "I've always supported your independence, which is probably why I face the miss today," yung pagsiba. "I failed to follow instructions of the powers."
Sino yung mga powers? Alam nyo na. I have listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listen to them today as we head into a new period of the Senate. I fought the good fight. If I have ruffled some feathers in doing so, and I have upset the powers that be, then so be it. So kung may nasaktan ako, kung nasaktan ko ang powers, yung may kapangyarihan, so be it. Yun na yun. Okay. I don't want... ano pa? So, indeed, sabi niya, in these 2 years, I have come to realize that being Senate President is not only about leading the troops, but also about putting oneself on the line if that is what it takes to protect our institution. So, nakikita ko na ang kalagayan ni Senate President Savire. Yung powers na sinasabi niya, may gustong mangyari. Eh, hindi niya madiktahan yung kanyang kasamahan. Kasi may kanya-kanyang ano yung mga senador eh. Kaya yun, siya ang sumalo sa tama. Kaya natanggal siya. Kaya for this, I salute Senator Miguel Savire. Okay, so dito sa balita ng Philippine Star, kalagay dito. So I have put myself on the line to shield the Senate from all attacks, particularly from efforts to diminish the powers of this institution as the country's last bastion of democracy. Alam niyo kung walang Senado, nako wala na. Tsa-tsa na tayo ngayon. Maging parliamentary system of government na tayo at may mag-prime minister na dyan. Yung hindi manalo-nalo sa eleksyon, kaya gustong mag-tsa-tsa para maging prime minister. Oh. So, nandyan ang Senado, nandyan si Sobere. Hindi nila magawa yung gusto nilang gawin. Kaya, yun, last bastion of democracy ang Senado. Okay, so, dito sa balita ng Philippine Star, mag-comment kayo kung agree kayo. Sobere's resignation came reportedly after, there were insinuations, may haka-haka, that one of the alleged reason for the revamp was the Senate investigation on the leaked PDEA document linking President Marcos to illegal drugs. The investigation is being headed by Senator De La Rosa, chairman of Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ito, naisulat ito sa Philippine Star. Ang isang rason bakit siya tinanggal, PDEA leaks. Ano ang masasabi nyo? Agree ba kayo? Okay. Siguro last week, nung nag-resume ang session ng Senado, grabe, na mga yung salita ni Senate President Sobere, kulang na lang sabihan niya si Senator Bato na itigil mo na yan, Bato. Tigil mo na yan. Kasi baka ganito, napopolitika na tayo. Gusto niyang ipatigil. Yung pala, ito ha, haka-haka lang ito. Opinion lang, analysis, based dito sa balita ng Philippine Star na yung powers, yung makapangyarihan, gustong ipatigil yung PDEA leaks investigation. Kailang matatag si Senator Bato. Tuloy-tuloy ang investigasyon. Oh, nagalit ngayon yung nag-uutos na gustong matigil. Ay, ito na, kudita sa Senado at ano. So, yun yung isang rason. Although insinuation lang yun, haka-haka lang. Ano? Mag-comment kayo kung agree kayo na yun ang isang rason. Ang isang rason na nakikita ko is yung approval ng tsa-tsa. Parang dismayado,
ang powers that be na up to now hindi pa rin nailagay sa priority measure na talakayin sa Senado yung tsa-tsa. Oh, mag-adjourn na sila by May 24, wala na. So, yun, tsa-tsa. At saka itong PDEA leaks investigation, ang posibleng hindi nasunod ni Subiri na utos ng powers, kaya yun, sinibak siya. Anyway, good luck, Senator Subiri, senator pa naman kayo. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng bagong Senate President kung susunod siya sa utos ng powers that be.